thank you, Congressman Padilao, and please, Congressman Sarate. Thank you, Mr. Chair. May proceed now, Mr. Chair. Please proceed. Thank you. I direct my first line of questioning to Director Napinya, series, or rather. Nung February 7 and 9 po, nasa Tucanalipao, mamasapanog po ako kasama ng isang fact-finding mission. At nakita ko po rin yung area, nakausap yung mga tao doon. Ang unang tanong ko po, Director Napinas, ay patungkol po sa financing nitong Oplan Exodus. Magkano po ba ang budget na ginugol ninyo dito? Your Honor, yung na isabi ko na rin ito doon sa Senate inquiry nung una, more than 100. Pero doon sa actual na accounting ng aming budget officer is more than 300, Your Honor. Kasi yung ibinigay sa akin na pangpondo doon sa pangkain at sa pangbayad namin ng hotel is 100. Then I was informed na binigyan niya yung pambayad ng van at saka gasolina at saka pangkain yung ibang tropa namin, Your Honor. Galing po ito doon sa operating expenses ng Special Action Force, Your Honor. So humigit kumulang 300,000? More than po, Your Honor. Or 400,000? Hindi umabot po ng 400,000, Your Honor. kayo po ay nag-move ng, nasabi nga kahapon, no? Halos 392 personnel, no? Magmula sa Luzon, papuntang Mindanao. Sa tansya ko po, kung 300,000 ang ginugol ninyo, ito'y kulang talaga, no? Sa pamasahe pa lang, aabot na ng milyon yan. 300, kahit na sabihin natin 392 personnel from Luzon to Mindanao at 8,000 na pamasahe ay abot na ng 3.2 million, 2.8 million yan. Paano po napagkasya yung 300 or 350,000 or 400,000 na yan? Ang galing po ng Manila, Your Honor, ako, si General Talino at saka yung tatlo na officers. Yung tatlong officers actually, dumiretso ng Sambuanga noong January 19 pa po. Then saka sila pumunta ng General Santos noong 22. Yung marami na ginamit na kapulisan doon sa operations, Your Honor, nakadeploy doon sa Davao del Sur, North Cotabato, General Santos. At sila po ay nagpailand lamang. Yung galing ng Sambuanga, nabanggit ko na rin kanina, Your Honor, na nagrenta ng mga sasakyan na civilian, nagbailan din po yon. Yung gasolina na ginamit nila from Sambuanga at saka yung Davao del Sur, North Cotabato, meron din kaming provided na gasolina na mismo kaya hindi na naibilang dun sa amount na 300 plus thousand. Kaya po yung 300 plus thousand na ginasto dun sa operations na ito is pangpondo lang po ito yung pagkain, communication, yung rental ng van at saka yung pinambili ng gasolina na papalik na. On top of that, Your Honor, yung pagkain, dagdag na lang po yun kasi may regular na additional subsistence allowance yung mga tao natin. At mayroon din silang regular na maintenance and operating expenses yung bawat units from battalion to the companies. So, ganun po, Your Honor, yung naging katakuhan ng ginasto na more than 300,000. So, sa buong operasyon na ito, ito lang ang inyong ginugol na pondo, more than 300,000? Kung susupaw po, Your Honor, kung susumahin nga, kung hindi na namin isinama po yung sinabi ko na gasolina kasi informed na po yun, in kind. Kaya hindi na naidagdag dun sa 300 plus thousand. Plus yung additional substances allowance na nai-release individually dun sa tao, hindi na rin po naidagdag doon. Yung lumabas na operating expenses out of dun sa finance namin, yung 300,000 nga po, Your Honor. So, lilinawin ko lang po. So, ang nagmula po sa Luzon na tropa ng SAP na kasama doon sa operasyon ng Oplan Exodus ay lilima lang po kayong opisyal. Wala nang ground troops. Yun po, tama po yun. Tama po yun. Nung nasa Cotabato din po ako, nung February 9, eh may nilabas na video footage ang ABS-CBN Regional Station doon. No, at sinasabi nga doon na isang tropa ng Amerikano ang kasama doon sa casualty. At kahapon nga po, inamin naman ninyo na dito sa Oplan Exodus na ito ay talagang meron kayong tinanggap
na suporta or ito ay may tulong mula sa American troops. Ang tanong ko po ngayon, kailan po nagsimula ang tulong na ito na sinasabi ninyo kahapon? Unang-una, Your Honor, yung casualty, yung namatay na American troops, wala pong katotohanan doon. At nabanggit ko na at nasagot ko na kahapon na walang na-involve na U.S. personnel doon sa combat operations, Your Honor. Yung pagtulong ng Amerikano, nag-umpisa po ito doon sa Zamboanga pa dahil meron kaming training assistance na tinatanggap doon sa U.S. If I may, Your Honor, if we can, kung pwede lang po, na ma-discuss na lang po doon sa executive session, inasmuch na ganun din po yung request namin kahapon, na matters doon sa U.S. involvement at saka support ay matake up po doon sa executive session, Your Honor. Ito po ay nalathala na rin eh. No? Nasa ang kalakhan nito, nasa BOI report na, nasa Senate report. At ito ay mga confirmatory questions lang. No? At ako'y hindi ko maintindihan bakit sa ganitong usapin ay executive session kaagad. Ito naman ay factually nalathala na. Kaya wala hong, hindi ko ho maintindihan. No? At hindi ko rin ho papayagan at ako'y humihingi ng kasagutan mula sa inyo. Your Honor, yung general and broad terms, pwede ko pong ilabas. Pero yung katulad yung sinabi ko, yung as to the details and the specifics, Your Honor, may request na doon na lang sa executive session lilinawin. Maraming salamat po, Your Honor. Sige po. Kaugnay na tanong, kailan po dumating doon sa tactical command post ninyo yun hong anim na Amerikanong sundalo? Yung isa, Your Honor, kasama ko galing ng General Santos City. Dumating kami ng mga almost 8 ng gabi. Later, may dumating na dagdag. At hindi ko alam kung ilan yung totally ng dumagdag. But definitely, pumasok yung isa. At naging dalawa sila doon sa loob ng Tactical Command Post. Yung gabi ng January 24 po yan, Your Honor. Unknown to me na 6 pala sila. Dahil yung sasakyan nila, nandun lang sila sa labas at gabi nga po sila dumating. Kaya ang nasabi ko doon sa Senate Inquiry, dalawa lang talaga yung nakita ko na nag-set up doon sa loob ng Tactical Command Post at hindi ko nakita talaga na meron palang kasamahan sila na nasa labas. That makes it 6. Later on, nalaman ko na lang doon sa kasamahan ko sa Tactical Command Post na 6 po sila talaga in total. Nadagdagan po rin po yon noong the following night, noong nagkaroon ng the following day, noong nagkaroon ng medical evacuation, noong dumating na yung mga casualties natin na galing doon sa area, Your Honor. Ano po yung sinet up nila doon sa Tactical Command Post niyo? Your Honor, ito again, ito yung i-request po sana namin kung pwede na i-discuss po namin doon sa executive session. Masyadong sensitive na po at saka detalye na po yung pupuntahan ng pagsagot ko, Your Honor. Maraming salamat po. Pero is it safe to say, General Napeñas, na ito yung tumulong na magkaroon kayo ng real-time information para doon sa operation ng troops on the ground? Tama po kayo, Your Honor. Specifically, doon sa 84th SAC, na yun naman yung main force ninyo doon sa operation na yun. Tama po, Your Honor, yun ang nakikita. At hindi ko alam kung nakikita rin yung sa ibang location, pero nakikita yung general area na 84th SAC at saka yung nalalapit na lugar pa sa kanila. So, mainly nakafocus ito doon sa 84th SAC ang nakikita. Dahil ito naman yung talagang tutungo doon sa lugar ni Marwan. Is that right, General? Tama po, Your Honor. Pero sinabi ko nga kanina, mataas yung field of view. Makikita pa rin yung nasa paligid niya. Pero nakatutok po ito doon sa 84th SAC. So yung field of view nitong drone na ito ay talagang sakop ang buong mamasapano. Your Honor, may request na kung sana sagutin ko na lang yung mga specifics na tanong doon sa executive session. Maraming salamat po. Ito ay hindi unang pagkakataon naman na General Napeñas na sa proyektong ito to hunt Marwan ay nagkaroon ng partisipasyon ang US troops. Is this right?
Tama po, Your Honor, may participation sila dito sa pagtatrabaho against Marwan. In fact, noong July 2012, for example, itong Oplan Smart Bomb ay kasama rin ng U.S. troops dito. Wala pong kasama na U.S. troops dito sa July 2012, Your Honor. Ang suporta nila is the same, yung real-time intelligence na support na ibinigay nila. Pero yung tropa, when we say troops kasi, Your Honor, ito yung armed troops. Yung real-time intelligence na nag-provide ay nasa malayo po yun, nasa tactical command post or nasa area na malayo na doon sa area na pinaggagawan ng operations, Your Honor. And kahit na noong 2010 doon sa Oplan Pitas ay ganun din, meron din suporta na kula sa kanila. Yes, Your Honor, doon din sa tactical command post. Okay. Balikan ko lang yung Oplan Smart Bomb. No? This was the time that you were considering the use of precision-guided munition to get Marwan. Is this correct, General? Hindi po, Your Honor. Yung Operation Smart Bomb, ito po yung operations dun sa Butig, Lanao del Sur, noong January 12, July 14 to 16 of 2012. Yun po yung Operation Smart Bomb. Thank you. But was there an instance that Mr. Chair, just say one question for 2 seconds. For 2 long seconds. Sa 2 seconds. Was there an instance, General Napeñas, that the use of a precision-guided munition was considered? Para naman maiwasan sana yung casualty kagaya nung nangyari sa Sub 44 and yung 67 na namatay doon sa Oplan Exodus. Yes, Your Honor. After the two failed first two operations, yung Terminator and Terminator 2, doon sa Mamasapano, doon sa Pitsandawan, yung location latest ni Marwan bago siya nakuha. We had a discussion within Police Director General Purisima na gagamitan na ng bomba ito dahil nga doon sa dalawa na hindi nag-successful na operations. That's why nagkaroon ng meeting doon sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines ng December 18, Armed Forces of the Philippines Day yon. From there, nabigyan kami na impormasyon na mayroon kagamitan na ganoon, platform at saka yung item na gagamitin, at nasundan yon ng isang pag-uusap ulit doon sa Zamboanga noong December 23 of 2014. Hindi po natuloy yon sa kadahilanan na hindi natumuloy si Senior Superintendent Mendez na siyang may hawak ng intelligence packet, sa kadahilanan na we were informed by the Air Force themselves na hindi available yung munition, although available yung delivery platform nila, Your Honor. Thank you, Congressman Sarate. Just to wind up, just a short manifestation from the answer of General Mendez. Salamat po doon sa mga tanong ninyo, pero ako nga po ay hindi naniniwala na yung ginastos ninyo sa napakalaking operation na ito, including doon sa support na sinasabi ninyo, no, na ito ay 300,000 lamang o yung hindi lalampas sa 400,000. Kung titingnan natin, sinasabi ninyo, meron pang training, etc., etc. At ito po ay dapat talagang lilinawin natin dahil kung merong suportang pinansyal na nagmumula, halimbawa sa Estados Unidos, dahil sinasabi ninyo ay sumusuporta sila. The time is just to wait very much extended. The gentleman from Bayan Muna, last two words. Yeah, just to wind up. So please do make it brief, please, yeah. Because you already have consumed another, you know, so much of your. In the next round, Mr. Chair, I hope that there are still a lot of questions that we will be given ample time to elaborate on this. Just to conclude that line of questioning, Mr. Chair. So I hope General Napeñas will be very candid in the next round to admit that it's not just 300,000. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Sarate.